papasukin natin ang dalawang pinaka nakakatakot na kuweba dito sa Pilipinas. Ang kuweba ng mga patay. Ano daw to ba yung mga pinugutan na ulo? Uy, sobrang bigat. Kili ko sa vocation. At mula sa probinsya ng Benguet, muli tayong lilipat papunta sa Coron, Palawan para pasukin ang nakatagong kuweba sa ilalim ng karagatan. Wait lang, papaalam muna ako kay Bossing. Bossing, punta na kami sa kuweba ng mga patay. Ingat kayo, ha? Approve na si Bossing! Tara! Saan na lang sabihin mo? Aryo! Aryo! Ang una nating lokasyon ay sa Bulubundukin, sa gitna ng Luzon. At dito located ang kuweba ng mga patay. 10 oras ang biniyahin natin para dito. 10 bundok ang inakyat para lang mapuntahan ko. Kompleto ang buong tropa para pasukin yung mga iba't ibang misteryo at treasure natin sa Pilipinas. Paalala lang, wala nakakatakot sa gagawin natin, mag-explore lang tayo. Very exciting kasi ito yung first time natin papasukin ang kuweba dito sa bayan ng Benguet. So, kita nyo, nasa ilalim ng napakalaking bato, tapos may gate dito. Under private property siya, pero buti na lang may mga kasama tayong tropa natin dito sa Benguet. Hello. Hello guys. Sila ang mga tropa natin dito sa Benguet na nagdala sa atin dito. So meron dito mga Hapon, mga Pilipino na nakipaglaban ng World War II. Okay. Sobrang tatanda ng mga buto nandito, par. Kaya ngayon, tara, pasukin na natin. Ito yung point of view pinapasok natin ngayon. Oh my goodness. Kala ko may nag-inuman, pero dito sa mga buto, nag-aalay pala sila ng Gino, tsaka mga barya. Boy, pre, dito, in-arrange na nila yung mga buto. Sama-sama yung mga ulo, yung mga binti. Basag talaga to. Ano daw to, boy? Yung mga pinugutan na ulo. Pre, first time ko lumakita ng bungo. Real talk. Ako din. Pero ba't ganun? Ang lit ng ulo nila. Men, ganyan lang din kalit yung ulo natin, Brad. Baka nga sa'yo, Balong, wala nang utak. Ang lilit sa panang, boy. Ito, nabibigat ang mga. Sobrang bigat. Parang nandito pa rin sila. Eh, syempre, madami tayo. Mainit kasi kuweba to, eh. Okay. Pre, exploring lang tayo. Kaya tayo magkakasama para walang matakot. Kibong! Balita! Okay ka lang, Kibong? Sinasanay ba na ko? Naayos ha! Oh, huwag ka gagala. Nasanay ka niya ako. Ako na si Dato. Dato puti. Parang sinap yung tubos, no? Panahon pa ng World War II to. So itong bungo na to, men, alam nyo na kung paano namatay ito. Rest in peace po, boss. Pinaglaban nila yung lugar nila. Isa to sa mga bucket list namin na makabisita sa mga ganitong lugar at kuweba. First time ng BG na pumunta sa kuweba na ganito. Tapos ganito pa, kuweba ng mga buto, pre. Ako lang mag-isa ngayon dito, men. Bantayan nyo ako, pre, ha? Matakot to. Grabe. Ito lang. Nahilo ka rin. Para... Bakit? Para sa amin nahilo, boss. Boss. Oh, yeah, sir. Nahilo din ako. Nahilo rin ako, bro. Dead legit, boy. Seryoso ba? Ay, hindi kami nahilo. Na sa parang. Ang init sa mukha. Kasi... siguro sa naaamoy. Piling ko sa vocation. Hindi, kasi pansin nyo naman, pumasok tayo ng walang halong takot-takotan. Kasi, isa pa yun, hindi tayo nagdasal. Hindi tayo nagdasal. Pero marami naman kasi bumibisita dito ng mga foreigner, bro. Ibig sabihin, lahat yan, naka-display dyan para sa mga tourist spot, di ba? So, walang rason para magkatakotan tayo dahil mga buto lang. Kumbaga, boy, siguro ayun yung welcome nila sa atin. Pero sa akin, boy, parang siguro sa ano lang, sa suffocation lang. Hangin lang sa loob. Kasi mainit, eh. Tsaka masikip sa ilalim pa ng lupa. Siyempre, pag sa ilalim ng lupa, walang hangin. Pero solid. Good job, team. Dahil napasok natin. Meron pa tayo. Okay. Oras na para sa mas mabigat na papasukin na kuweba. Tara. Let's go. Ngayon, samahan nyo naman kami sa isla ng Coron, Palawan para pasukin ng kuweba sa ilalim ng karagatan. Oh my God, Coron. Nice to meet you po, Tay. Nice to meet you. Boss, tanong ko lang po ulit, bakit po siya naging limited yung oxygen? Kasi po, wala na pong kwandonhan. Wala talagang hangin.
So kapag tayo... Kasi siya, kulog siya, sir. So kapag na-trap po dyan, no survival at all po talaga? Mayroon din po kaming kuhan dyan, ano, ginawa ko na parang may exhaust pan. Ah, okay, exhaust pan. Dinalagyan namin ng exhaust pan. Yung minuto po ng oxygen natin, boss? Ilang minuto po, ilang oras? Hindi ko lang po maalam. Basta limited lang po, no? Pag meron kayong mga heart problem, yan din yung baga sa ano lang sa waiver namin na huwag nang ipilit. Tsaka pag medyo nakakaramdam ka ng bigat, mas maganda po na kumalik na. Ito oh. Kaya-kaya so, naman. Pasok ba yung pasok size? Pasok po kayo kasi. Pasok. Okay na po, boss. Alright. Grabe, narinig niyong lahat yun. Limitado lang. Copy po. Limitado lang ang hangin natin dito sa kuweba na to. Copy po. Alright. Super nakakatakot dito sa kuweba na to. Hurawak lang sa loob. Ako sa bakal. Copy, boss. Inapre. Dahan-dahan pa ganyan. Dahan-dahan pa ganito. Hawak sa bakal, par. Ay, no. Igogo. Uuntog ka na, oh. Ang galing, oh. Pari, kaya pala kailangan talaga natin na helmet, oh. Uuntog kasi tayo, eh. Ay. Ganito kasikip dito sa kuweba na to. Yan, kasalan dyan, ha? Pagkagilid, dito po yung masikip. Okay po. Tapos may hawakan dito, sir. Alright. Okay. Oh my God. Natubo, sir. Ganyan. Tapos patalik po doon, eh. Dahan-dahan yung pagkarpak, ibigay lang, sir, sa magtumpan. Mag-construction po. Okay po. Taga pag nalaglaga, goodbye. Dapat tagilid ka dito. Labi, ito na yung pinakinakatakot mo. Claustrophobic si Carlene. Kahit po ako claustrophobic. Pero kaya to. Para makapasok sa nakatagong kuweba, kailangan naming sumuot sa pinakamasisikip na butas sa ilalim ng mga bato. Masikip pala dito. At talagang kinakailangang dahan-dahan dahil ito lang ang nag-iisang daanan papasok at paalis ng kuweba. Sikip, Ding. Di ka siya, Ding. Kasi, Ding. Alright, ito na ang oras para silipin ang ilalim ng kuweba ng karagatan. Oh my goodness. Check! Yoohoo! Wow! Ang ganda! Unang hawak sa bato sa ilalim ng kuweba ng mga karagatan. Sa sobrang limitado ng oxygen dito, kitang-kita nyo naman sa mukha namin na sobrang pawis na pawis kami. Sobrang init dito, pre. Sobrang ganda, boy. Nakaka-cute. Pero sobrang ganda ng kuweba, pare. Sulit. Tara na, pre. Init na init na ako, pre. Ano ba? Ikaw muna, G. Ito susunod ako. Dive ba? Dive ba? Ganito lang pa, pre. Pare, susunod kayo, ha? Pare, silipin natin ang ilalim ng kuweba ng karagatan. Dahil sobrang limitado yung oxygen natin dito, kapag napagod ka, hindi pwede kasi lalo kang magpapanik, lalo kang mag-inhale ng oxygen. Hindi pwede yun, G. Make sure relax na kayo, pare. Okay? Yes, sir. O, tara, magganito na muna tayo kasi para mas relax. Tol, silipin natin yung dulo ng kuweba. Tara, G. Ibang klase. Look at that. Oh, ciao. Pari nakakatakot, para pag bumagsak yan, oh. Okay, pag bumagsak yan, dinig ka sa ulo mo yan, boy. Kapakot, pre, yung ano dito. Ang nakakadagdag ka ba pa sa amin dito ay yung dilim at lalim ng pinaglalakayan natin ngayon. Nandito tayo sa spot ng pinakamailaw at pinakamalalim. Umiram na pala po nitong long fins para mas makasisid ng mas malalim. Dahil itong lugar na to hindi para sa mga may sakit sa puso, sa mga claustrophobic, kaya isasama na lang namin kayo, sisirin tong ilalim na to. Oji!
Boy, alam mo, boy, meron dito ang tinatawag na misteryosong bato. Okay, ano yung misteryosong bato na yan? Boy, magugulat ka. Ito ang tinatawag na enchanted. Enchanted, di? Enchanted. Tignan mo, boy. Tignan mo. Puta naman, no? Ilaw pa para. May ilawan pa. Siyempre, pumunta tayo ng Coron, Palawan. Para hawakan mo. Tara, G. Sisidin natin ang hidden na bato. Halos 20 feet ang lalim ng kailangan nating sisidin para lang mahawakan ko tong napaka-misteryosong bato. Pero lagi akong nagkukulang sa hangin kapag naaabot ko na siya. Pero buti na lang sa aking huling sisid, dito ko na siya tuluyang nahawakan at nayakap. Nakita ko yung nagbibideo sa akin. Bumubula yung bibig kakatawa ko eh. Ano dyan? Pinawakan muna yung ulo. Gabit muna ako. Siyempre maraming salamat sa tulong ng Wonder One Travel and Tours. Yes! Sila ang sumama sa atin dito para mapuntahan ang napakagandang lugar na to sa isla ng Coron, Palawan. Kaya message nyo sila, ito yung page nila. Kung gusto nyo ding pumunta dito, mag-message lang kayo sa kanila na pupunta kayo ng Palawan at sasamahan din nila kayo dito ng buong puso at ng may pagmamahal. Anong masasabi mo sa lugar na to? Nakakamanga, kahit na matagal na kami dito, pag pupunta kami, parang bago pa rin kasi sobrang ganda ng lugar. Nakaka-chill po sa loob kasi kahit mainit po siya, na-appreciate ko yung natural na pagkagawa ng cave. Ako syempre, pinaka-dabis talaga ito. Worth it sir yung hirap ng pagpasok. Thumbs up! 5 star to pare. Fantastic experience! Pre, maganda siya o pero nakakatakot. Bakit? Kasi doon papasok yung mga tanong natin na what if? Na what if? Pre, sobrang daming what if kasi may mga bato siya nakakatakot talaga. May nakasulat nga doon ano eh, danger falling rocks. 'Di ba? Pre, yung earthquake hindi natin alam kung kailan darating 'yan eh. Puta, what if bago tayo lumabas mangyari 'yun? Ang gulo, boy, survival talaga. Ano 'yun? Help us. No, boss, naisip niyo na ba 'yung boss? Ah, sir. Boss, paano pag ganun? Syempre, kayo yung aming tour guide eh. Sa tingin niyo, boss, anong gagawin natin noon? Bahala na. Tara na, labas na tayo. Sa totoo lang, sa mga ganitong lugar, gusto kong dalhin si Carlene. Kaya ngayon, love, isasama kita dito. Picture tayo. In 3, 2, 1. Labi, I'm so proud of you. Grabe, nakaya mo yun? Mamali, anong ginawa ko? Pumunta tayo ng Palawan! Ayan o! Ha? Labi, sumuot tayo sa mga pinakamasisikip na kuweba, Labi! Well, syempre, galing ko. I'm so proud of you, Mami. Thank you. Baliw ka! Pero ayoko nang tinuntan niyo. Takot ka dun? Oo. Kaya mo yun! Hindi ko nga mapanood eh! Hindi ako makaingay! Nagpapagisa yung leke-leke ko. Sa susunod na Palawan, totoong kasama ka na. Okay? Approve. Approve? Kisha, loko! Mommy and Daddy and Baby! Kisha! Kisha! Kisha's there, wow! Wow, Kisha! You've been in Palawan? Okay? Sa susunod, sama ka na talaga, ha? Kisha, approve! Approve!